Magandang araw mga ka-isla. For this video na i-share ko sa inyo, nandito ko ngayon sa Baybay Long Beach dito sa San Vicente, Palawan. And i-explore natin tong lugar na to. Hindi masyadong maaraw ngayon, medyo makulimlim, kanina umulan. But ngayon, okay na yung weather, so I guess pwede na tayo mag-video. If you're new to this channel, don't forget to click the like and subscribe button and bell button to be notified on all of my future uploads. At syempre, hindi na natin patatagalin. Let's go! And yes, nandito tayo ngayon sa Baybay Long Beach. Yung itsura ng entrance nila, guys. Yan. Kita nyo ba? And pagpasok mo yan, mga coconut trees agad yung mga sasalubong sa'yo. Oops, layo tayo konti. Palapit tayo sa buko. Mahirap na. Hindi ganun kalaki yung property. Para sa akin, sakto lang siya. Kanina naka-face mask ako at saka naka-face shield ako. But since ako lang naman yung taong nandito ngayon, ni-remove ko na lang rin siya. I'm not sure kung tumatanggap sila ng mga turista ngayon. Kasi may travel restriction din from Puerto Princesa. So impossible din ngayon na makapag-travel. But pag nag-resume na ulit, then I guess they will accept tourist na dito sa lugar nila. You can also message them sa kanilang Facebook page and sa kanilang cellphone number. Ilalagay ko na lang rin yun sa description box dyan sa baba. Just look for it and then you can message them if you're interested na i-book yung place nila. So pagpasok na pagpasok mo, may kita ka doon na mga public restrooms. Doon yung parang ano nila eh, ano ba tawag dito, bar. Kaso since wala namang guest ngayon, hindi siya, non-operational siya. And dito sa right side, after nung entrance, makikita mo yung kanyang mga private villas. And I guess there's 1, 2, 3, 4. 4 private villas. And meron pa doon eh. I'm not sure kung ano yung difference nung nandun. Titignan mo, mas mukhang maganda yun. Yung apat na to. And mas malapit siya sa beach area. Tuloy natin ang paglalakad natin. Punta tayo dun banda sa may beach area para makita ninyo kung sarap bang mag-swimming dun sa part na yon. But I guess. So yan yung itsura ng mga villas and then makikita natin doon meron pang bakanting lote from the villas. Ayan na. Yan na yung beach area niya. And mas maganda siya. Mas makikita mo yung blue waters kapag may araw. Pero ngayon makulimlim kasi. So hindi natin masyadong makita yung crystal clear waters ng San Vicente, but it's still beautiful and nakaka-relax pa rin yung beach waves. Grabe, may ibang energy, no? Nahatid yung San Vicente, napaka-relaxing talaga. Like, siguro dahil wala ring masyadong tao, mararamdaman mo talaga na you're on vacation kasi hindi mo mararamdaman na para ka nasa ibang lugar. May ibang dala ang San Vicente. Ang ganda, no? Parang may pagka-pink siya. May pagka-pink sand tong nandito banda sa Baybay. Hello! Ano name nyo? Carlene. Ha? Carlene. Carlene, tsaka? Stephanie. Oh, hi kayo sa vlog ko. Hi! Ako si Ate Monica.
Okay, so nabuksan na yung room. Pakita ko siya sa inyo. Ay, naka-zoom in pala. So, nabuksan na yung room. Pakita ko sa inyo yung room from the outside kung galing tayo sa labas. So, yan. Makikita natin. Galing ako dun kanina sa beach area. Tapos, akyat ka lang dito sa may hagdanan. Then, ito yung first room or yung first villa facing the beach. Guys, yung room tour ng Bye Bye Long Beach. Ang ganda ng room nila, grabe. Walang electric fan, wala ring air condition na nakabukas, but super presko nung hangin. Hindi mainit sa pakiramdam kasi high ceiling din siya. And yung ginamit ng mga materials talaga namang kitang-kita yung beach doon sa area na yun. Ayun. From dito sa kama, kitang-kita yung beachfront area. Sobrang nakaka-relax at kahit pag matutulog ka na maririnig mo yung tunog ng dagat. That in itself, therapy na siya agad eh. Kasi di ba may mga ganun sound therapy? So, kaya nga yung iba pinipili yung mga rooms na nasa may beachfront area. Kasi makarinig ka pa lang ng sound ng alon, parang feeling mo it brings healing to your soul. Wow! Ganun! Pero hindi totoo. Talagang ito yung isa sa hinahanap-hanap natin kapag nagbabakasyon eh, no? Yung tunog ng dagat. Try ko ngayong ano, higaan. Tapos, tingnan natin yung feeling kapag natutulog ka na. So, yan. Ay, matutulog ka na. Tapos, pag pagigising ka naman, yun, yung view. Diba? Ay, sarap, guys. Ganyan-ganyan ka lang dito. Meron din silang air condition unit. Tapos, meron ng provided na mga linens or, I mean, bath towels and some complimentary drinks, coffee, and bottled water. Ang price nila per room dito is $2,500 for an overnight stay for two. And kapag more than two ata, they give it for $3,500. I'm not sure kung gaano karami yung pwedeng matulog dito sa kwarto na to. But I guess you should just message them. And kung mag-isa ka lang naman for $2,500, I guess you can ask for some contracted rates, no? Baka sakaling bumaba pa, just message them dun sa description box. Ilalagay ko yung number nila. So, meron din silang mirror dito. O, kita nyo yung outfitan ko ngayon, ano? O, pack. Loose kung loose. Dito tayo ngayon sa indoor-outdoor toilet and bathroom nila. Pero teka lang, bathtub ba talaga to? I'm not sure kung nako-close yung area na yon, but kung bathtub man ito, grabe ha, exceptional, maganda siya. Tapos extra effect tong pa-pebbles nila dito. Then, ito naman na yung toilet area nila. Maganda, malinis, simple, maaliwalas. At dahil nga indoor-outdoor bathroom siya, kung open yan, di ba na kailangan ng ilaw? Di ba? Nag-a-add din ng drama yung, ano man tawag sa ganito? Church windows ba yung tawag? Church glass yung tawag dito. Correct me if I'm wrong. Pero ang ganda nung kanyang, lalo na pag tumatama yung ilaw galing sa araw, papasok dito sa kwarto, nag-a-add siya ng drama. I guess tapos na tayo sa room tour, so labas na tayo. Grabe, ang ganda talaga, guys. Nakaka-relax. Sara na natin siya. Tapos na tayo. Loh! Kabigat! Bigat! Yun! Ito naman yung itsura nung side na to sa labas. Merong mga upuan. Then, ano ba tawag dito? Beach bed. Then, may parang throw pillows. Beach pillows, I don't know. Then, table. Pwede siguro tumambay. Then, dun sa area na yon yung tatlo pang villas or tatlong rooms pa. Yan. It's not a big property. It's not a small property either. But I guess Bye Bye Long Beach is a place na masarap talagang puntahan kasi napaka-presko. At saka
Mura yung room nila ha, for 2,500 and you get a beachfront view ng kwarto. Sulit ka na talaga. And ang ganda talaga guys. Yan ang selling point ng kanilang property. Baba na tayo, balik na tayo dun banda sa beach area. Kasi na-miss ko agad yung tunog ng beach, grabe. So yan, dyan sa area na yan ako kanina nag-shoot nung aking vlog. Then, itong area na to, hindi ko sure kung para saan to, pero I guess for events ito, para sa kasal. And ayan na guys, malapit na rin kasing mag-sunset, so nag-iiba na rin yung color nung horizon. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa tour ko dito sa Baybay Long Beach Resort sa San Vicente, Palawan. And for more videos ng mga accommodations and other places na pwede nyo papuntahan sa Palawan, don't forget to click the like and subscribe button para makapag-subscribe kayo sa aking channel, Isla Palawenya. Thank you guys for watching! Bye!